taong walang prinsipyo, hindi alam kung saan patutungo sa laban ng buhay. Sila ay gaya ng tupang walang pastol na madaling sumusunod kahit sa simpleng huni ng mga asong gubat. Masayang lalapit at buong galak na tutugon patungo sa kanilang kamatayan. Ngunit ang taong nabubuhay sa prinsipyo ay higit pa sa mabangis na leyong nananahan sa puso ng bawat magiting na mandirigma. Sakupin man ang mga kaaway o tuluyang malupig, mananatili siyang buhay at patuloy pang yayabong sa puso ng sa kanya'y nagtitiwala at patuloy na magsisilang ng mas marami pang mga kagaya niya. Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nanindigan sa kanyang pinapaniwalaan, hindi nagpasindak sa lakas ng kalaban at naging daan patungo sa pagbubuklod ng kanyang bayan. Ngunit kinamuhian pa rin at patuloy na inusig sa kabila ng kanyang kawalan ng kapangyarihan mula sa mga taong hindi alam kung paano lumaban ng may dahilan. Ang kwento ng pagsasakripisyo at pagiging martir ni Gobernador Ebilio Javier. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ebilio Bellaflor Javier sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Manong Bilio. Siya ay isinilang noong 14 ng Oktubre taong 1942. Si Manong Bilio ay nagmula sa disenteng pamilya. Bata pa lang ay nakitaan na siya ng angking talino at galing sa pamumuno na may kakayahang bihagin ang loob ni Numan. Ang mga katangiang ito ay namanan niya sa kanyang mga magulang dahil taga-usig din ang kanyang tatay at guro naman ang kanyang nanay na pawang mga respetado ding pinuno sa kanilang lugar. Sila ay tubo sa baryo ng Lanag sa bayan ng Hamtik sa Antique. Unang nag-aral si Manong Bilio sa karatig bayan ng San Jose at sa kanyang high school kung saan tinaglay niya ang unang karangalang banggit ng makapagtapos. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Ateneo University sa Maynila na may kursong Bachelor of Arts, Degree in History and Government bago siya kumuha ng Bachelor of Law. Kapwa siya nagtapos at naging ganap na abogado na makapasa sa board exam noong taong 1968. Naging bahagi rin si Manong Bilio ng kapatiran ng Order of Utopia. Samantalang noon din taon na yun, buwan ng Disyembre, nang magpasya siya, napakasala na ang kanyang kasintahan na kapwa niya rin Antikenyo na si Precious Bello Lotilla. Nagbunga ng dalawang lalaki ang kanilang pagsasama. Napakababang loob at kilalang malapit sa mga tao si Manong Bilio. Kalimitan, mga kabataan ang palagi niyang kasama. Madali rin siyang lapitan ng mga taong nangangailangan. Sariling kapamilya na nila kung ituring si Manong Bilio at bukas palad siyang tinatanggap ng bawat tahanan kahit na sa 10 oras ng gabi. Para siyang pusa na basta-basta na lang namumungkal kung kani-kaninong kusina kung saan siya maabutan ng gutom. Ang mga katangiang ito naman ang lalo pang nagpabuklod kay Manong Bilio sa masang kanyang pinaglilingkuran. Kaya't noong taong 1971, nang magpasya siyang tumakbo bilang gobernador ng Antique. Hindi lang landslide victory ang nakuha niya, kundi tinanghal pa itong isa sa pinakamalaking tambak sa kalaban sa kasaysayan ng eleksyon. Si Gobernador Ebilio Javier din ang naging pinakabatang gobernador sa Pilipinas noong mga panahon na yun sa edad na 29 anyos lamang. Nanungkulan siya sa loob ng 9 na taon kung saan pinagtuunan niya ng pansin ang mga taong nasa liblib na bahagi ng probinsya. Ginalugad niya pati ang mga kabundukan para lang maabot ng mga programang pangkabuhayan ang mga nakatira doon. Itinatag niya ang Antique Upland Development Program kung saan naman ginagabayan siya ng masa sa pagpapatupad ng kanyang mga proyekto. Buhay na buhay ang diwa ng bayanihan sa kanyang kapanahunan. Sama-sama silang nagtatrabaho, nagtutulungan at kusang loob na ipinagkakaloob sa kanilang gobernador ang anumang mga talento na kalimitan ay libreng manggagawa o dili kaya ay mga donasyon na maaaring makatulong sa patuloy na pagpapaunlad ng probinsya. Bilang ganti, binago ni Gobernador Ebilio Javier ang kanilang mga pananaw sa buhay
Ipinakita niya sa mga tao na mayaman at mataas ang antas ng pamumuhay sa probinsya ng Antique. Dahil nakasanayan na sa kanilang lugar na kapag may nakakapagtapos ng pag-aaral, ay lumilisan ito sa probinsya patungong Maynila at sa ibang mga lugar para doon ialay ang kanikanilang mga talento. Siya na mismo ang nagpakita ng magandang halimbawa na pagkatapos niyang maging abogado at profesor, ay lalo pa siyang umuwi sa kanyang bayan para paglingkuran ang kanyang mga kababayan. Pero nagbago ang lahat ng ito nang magsimulang uminit ang kasaysayan ng politika sa bansa. Isa si Governor Ebelio Javier sa mga kumukundina sa karahasang nagaganap sa bansa na isinisisi nila sa batas militar na umiiral noong mga panahon na yun. Naging aktibo siya sa oposisyon, pero noong taong 1980, hindi na siya tumakbo para sa eleksyon. Ito ay sa kabila ng panawagan sa kanya ng mga tao. Mahirap na desisyon yun para sa gobernador, lalo pat naging biktima siya ng pangungutya ng ilan na anilay natakot daw ito sa laban. Pero may sariling dahilan si Manong Bilyo. Kinuha niya ang scholarship na inalok ng John F. Kennedy School of Government sa Harvard University sa Amerika, kung saan magpapakabihasa pa siya lalo sa public administrations na para din naman sa kanyang mga kababayan. Habang nasa Amerika, minsan na rin niyang nakasama doon si Ninoy Aquino na siyang naging daan naman para mapalapit si Manong Bilyo sa pamilya ng mga Aquino. Taong 1983, nang mapaslang si Ninoy pag-uwi niya sa bansa, sinabi ni Governor Ebelio Javier sa sarili na hindi na siya kailangan magtagal pa sa Amerika. Maaaring maayos na ang kanilang kalagayan doon, ngunit ang kanyang bayan, lalo na sa Antique, ay isa lamang sa mga halimbawa ng marami pang mga lugar sa bansa na nakakaranas ng karahasan. Natatakot man, nanindigan siyang muling tumakbo sa pagkagobernador noong sumunod na taon ng 1984. Sa pagkakataong ito, makakalaban niya si Arturo Pacificador na siyang tinaguri ang political kingpin at warlord sa buong Visayas noong mga panahon na yun. Napakalakas ng kanyang impluwensya at kapangyarihan dahil hawak siya ng administrasyon ng Pangulong Marcos. Samantalang si Ebelio Javier ay ginawa namang leader ni Cory Aquino na siyang nangunguna sa pangangampanya ng oposisyon sa buong probinsya. Sa madaling salita, ang Antique ay naging battleground na din ng mainit na politikang nagbabakbakan sa Maynila. At gaya ng dati, mas magiliw pa rin ang mga tao kay Ebelio Javier na kapag siya ang dumarating ay sinasalubong siya ng mga bata at matatanda sa lahat ng antas ng buhay. Samantalang takot ang hatid ni Arturo Pacificador sa kanila dahil sa mga armadong bataan nito na nakakalat sa buong probinsya. Minsan na rin pinasundan si Manong Bilyo sa isang nagngangalang boy Muslim upang manmanan ang kanyang mga kilos at takutin noong panahon ng halalan. Naging mainit at magulo ang eleksyon sa Antique at lumabas na rin ang iba't ibang klase ng mga irregularidad. Lumaganap ang vote buying, mga pagbabanta, karahasan at kung ano-ano pa. Lalo pa itong lumala matapos ratratin ang sasakyan ng mga taga-suporta ni Manong Bilyo noong gabi mismo ng halalan, 13 ng Mayo 1984. Ikinasawi ito ng 7 katao na tinuguri ang Sibalong Bridge Massacre, lugar kung saan sila binakbakan. Ganon din ang mga balota sa iba't ibang bayan. Karamihan sa kanila ay sa sako nakalagay at hindi sa ballot box nang dumating sa bilangan na pinaniniwala ang pinalitan na habang nasa daan. Natalo si Ebelio Javier kay Arturo Pacificador ng eleksyon na yun bilang assemblyman ng Antique. Ngunit nagprotesta siya sa naging resulta ng bilangan dahil sa anilay maanumalyang halalan. Lumipas pa ang mga araw, mga buwan at inabot pa ng 2 taon, patuloy pa rin dinidinig ang kaso nilang iyon. 11 ng Pebrero taong 1986, dakong alas 10 ng umaga, kakatapos pa lang ni Ebelio Javier na makipagdebate sa kasong kanilang inilalaban. Kasama ang ilang mga kaibigan, nagpahinga sila sandali sa labas ng Kapitolyo sa bayan ng San Jose sa Antique. Habang sila'y nakaupo sa damuhan at nag-uusap, walang ano-ano'y isang Nissan Patrol Jeep ang bigla nalang sumulpot mula sa di kalayuan. Lulan ito ng 4-6 na katao na pawang mga nakabonet. Lahat sila ay armado ng matataas na kalibre ng baril.
Pagkababa nila mula sa sasakyan, walang sabi-sabi ay bigla na lang nilang niratrat ang grupo ni na Ebilio Javier na nasa damuhan. Sa sobrang taranta at pagkagulat, nakatakbo pa sila pero si Manong Bilyo talaga ang tinatarget ng mga taong ito. Siya ang hinabol ng mga nakabonet na nilalang habang pinapaputukan sa kanyang pasigsag na pagtakbo. Sa dami ng balang umuulan, tinamaan si Manong Bilyo sa balikat dahilan para tumalsik at bumagsak siya sa katapat na maliit na palaisdaan. Sinikap pa rin niyang makaahon dito kahit nasugatan at nagpatuloy sa pagtakbo para iligtas ang kanyang buhay. Nangyari ito sa harapan ng kanyang mga kababayan habang sinisigawan siya ng mga ito na tumakbo pa ng tumakbo. Ngunit mahina na si Manong Bilyo. Nakatawid pa siya sa kabilang kalye at nagtago sa bodega ng isang negosyante doon. Madali naman siyang natuntun ng mga humahabol sa kanya at nakita siyang pumasok sa CR na nasa loob. Niratrat nila ang pintuan nito hanggang sa masira at pagkatapos ay nakita nilang nakadapa na sa sahig si Manong Bilyo. Samantalang habang pinagmamasdan ng mga salarin, hinubad ng isa sa kanila ang suot na bonnet at nagwika pa sa galit na tono. Nakikilala mo ba ako? Tayo! Lumaban ka! Sabay ratrat muli sa nakahandusay na bangkay ni Manong Bilyo. Nakapag-reload pa ang taong ito at muling inubos ang bala sa katawan ng kawawang gobernador. Sa kabuuan, 24 na tama ng bala mula sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ni Ebilio Javier. Siya ay walang awang pinatay sa kasagsagan ng liwanag ng araw sa harapan ng maraming tao. Ganun lantaran kung gawin ng karahasan sa kanilang lugar noong panahon na yun. 19 na katao kasama na ang kanyang nanalong kalaban na si Arturo Pacificador ang itinuturong may pakana sa pagkamatay ni Ebilio Javier. Mariin itong itinanggi ni Pacificador dahil ayon sa kanya, siya ay nasa Maynila noong mga oras na nangyari ang krimen. Ngunit napag-alaman na pagmamayari niya ang Nissan Patrol Jeep na ginamit at ang kanyang mga bataan ang nakasakay dito. Nilitis sila sa loob ng mahabang panahon na ang ending ay ilan lang ang nahatulang makulong habang si Arturo Pacificador at iba pa ay nakulong din ngunit muling napawalang sala ng korte noong taong 2004. Siya ay na-stroke at naparalisa 5 buwan bago ang 2013 elections at nawalan ng kakayahang pumunta sa COMELEC para maghain ng panibagong kandidatura. Pero nakapagwika pa siya ng ganito. Ayokong mag-back out. Dahil sa talambuhay ng aking pagsabak sa politika, kailanman hindi ako sumuko sa laban. Muli siyang nanalo, pero konting panahon lang siyang nakarecover mula sa pagkaka-stroke. Siya ay tuluyan ng binawian ng buhay matapos namang atakihin sa puso ng sumunod na taon. Samantalang libo-libo ang tumangis sa pagkamatay ni Governor Ebilio Javier at ang kanyang bangkay ay dinala sa Maynila at ginamit ng oposisyon bilang pagpapakita ng imahe ng karahasan sa pamahalaan ng Pangulong Marcos. Nakakuha ito ng malaking simpatya mula sa tao at libo-libo pa ang lumabas sa lansangan at sumigaw ng katarungan para kay Gobernador Ebilio Javier. Ito rin ang pinapaniwalaang isa sa mga naging ugat ng pagsiklab ng People Power Revolution na naging daan naman ng pagkamit ng demokrasya dito sa bansa. Si Gobernador Ebilio Javier ay pumanaw sa edad na 43 anyos lamang. Ang taong walang prinsipyo ay gaya ng mga tupang walang pastol na madaling susunod kahit sa simpleng huni ng mga asong gubat. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang sumunod sa boses na magdadala daw sa sinasabi nilang demokrasya at kalayaan? Nakamtan mo ba ang tunay na kalayaang hinahanap mo? O nagbistula ka ring tupa na sumusunod sa asong gubat? Siya nga pala, nawawala ang estatwa ni Ebilio Javier at Ninoy Aquino sa Baywalk. Sino sa inyo ang kumuha? Ibalik nyo na. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!